sa Pandayosese Zambana at parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Edward Galora. Tayo po ay tumayo at ating awitin ang pambungad na awit. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita ang pagkareina ng Mahal na Birheng Maria matapos na siya ay iakyat sa langit na ipinagdiwang po natin noong nakaraang linggo. Siya naman po ngayon ay idiniklarang reyna ng langit at lupa. Ang pagiging reyna ni Maria ay sa bisa ng pagiging hari ni Jesus, hari ng sansinukob. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating na maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaonang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang.
Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay igangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamastan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ang mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan dalaga, binati niya ito. Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulimihanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus.
magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalantao. Sapagkat walang di mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ako po ay natutuwang makabalik dito sa dambanang pangdiosesis ng Fatima. Ang huli ko pong pagtapak dito ay noong Kumpisalang Bayan. Yun po. Isa po ako sa doon po ako nakapwesto. Dito po ata ako nakapwesto. Bababa po sana ako. Pinigilan ako ni Father Aris. Padre, dito ka na. So nandoon po ako. Kitang-kita ko ng mga tao. Kaya siguro naman din naman nila nababasa yung kibot ng labi ko. Ano? Kasi may mga tao gusto nilang basahin yung ano. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko nina sa simula, ngayon po ay ang paggunita natin sa pagkareina ni Maria. At tulad din po ng aking sinabi kanina, hindi po reina si Maria kasi ang asawa niya ay hari. Hindi po ganon. Kung mapapansin niyo po sa lumang tipan, at bago pa po natatag ang mga monarkiya, monarkiya mga kapatid, ito yung sistema ng pamamahala kung saan ang isang bansa, ang isang teritoryo ay pinamamahalaan ng isang hari, at ng reyna at ng mga pinuno na itinalaga ng hari at ang hari at reyna nakatira sa palasyo. Hindi po ganoon ang sistema. Si Jesus, alam nating lahat, ay hari ng sansinukob. At si Maria na kanyang ina, ang siya ang reyna. Ganoon din po, noong paghahari ni Haring Solomon, ang ikatlong hari ng Israel, hindi po isa sa mga asawa ni Haring David ang reyna sapagkat napakaraming asawa ni Haring David. Mayroon po siyang 300 asawa at 700 na mga concubines. 1,000. Kahit araw-araw sa loob ng 1 taon, may isa siyang partner. Kulang pa rin, sobra pa rin po kasi 1,000. 1,000, mahigit 2 taon ang kinakailangan. Hindi ko po alam kung paano ginagawa ni Haring Solomon yun. Pero, ang reyna po noon ay si Bathsheba na kanyang ina. Hindi po isa sa mga asawa niya, lalong hindi isa sa kanyang mga kabit. Opo, yun po ibig sabihin ng concubine. Masakit mong puntanggapin, pero yun po yun. So yun po yun, ang pagiging reyna ni Maria sapagkat siya ay ina ng hari. Makapangyarihan po ang ina ng hari. Makapangyarihan po, lalo na po sa kalagayan ni Maria. Wala pong hindi pwedeng ipagkaloob ang Diyos kapag hiniling niya sapagkat siya po ang nakasunod ng buo sa kalooban ng Diyos. Hindi po ang isa sa mga alagad, hindi po ang isa sa mga banal, kundi si Maria. Kaya nga po, modelo po siya ng bawat Kristiyano ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang kalinisan, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang kasimplihan, ang kanyang galak, ang kanyang pagdidili-dili sa mga bagay na hindi niya pakarakarakang alam ang kahulugan, sa pagpaparaya sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pagiging dalisay ng kanyang kalooban at ng kanyang iniisip at pinaplano. Lahat po ng magagandang katangian,
matatagpuan po sa mahal na ina katangian ng isang tao, sapagkat si Jesus po, bagamat siya ay naging tao, siya po ay Diyos. Si Maria po ay hindi Diyos, at hindi natin siya sinasamba katulad ng inaakusa sa atin ng ibang sekta. Pinararangalan po natin siya ng pinakamataas na uri ng parangal, sapagkat siya ay ina ng Diyos. Ngayon mga kapatid, pag nilayan po natin ang tungkol sa naging pag-uusap ni Maria at ng anghel, natural po na nabigla ang mahal na ina. At ayon pa po sa pagkakasabi ng anghel na si Gabriel, huwag kang matakot, Maria. Nakaramdam po ng takot ang mahal na ina. Kahit hindi po sinasabi ni San Lucas ang sumulat, tama, si San Lucas sumukalat sa ebanghelyo ngayong araw, makikita po natin na ang pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Maria nung maghatid siya ng balita na siya ay magiging ina ng manunubos, nagpakita po siya sa kaniyang anyo bilang anghel. Kasi ang mga anghel po pwede mag-anyong tao, katulad po nung ginawa ni San Rafael sa aklat ni Tobit, na kung saan nagpakita siya kay Tobias bilang ordinaryong tao, tinulungan siya, nagmisyon, at nung matapos na ang misyon, siya kanya sinabing, ako si Tobias, ang isa sa tatlong arkanghel. Sinugo ako ng Diyos para tulungan ka. Kaya hindi po naghinala si Tobias. Akala niya, buong akala niya ay ordinaryong taong ipinalala sa kanya para tulungan. Sa malamang po, nung kausapin ang mahal na ina ni San Gabriel, siya po ay anyong anghel. Hindi po siya nag-anyong tao. Kasi kung anyong tao, hindi po magtataka, hindi po makakaramdam ng takot ang mahal na ina. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, yun po ang gamitin natin. Kasi hindi lang po yung literal na nakalagay doon. May mga nakaloob-paloob po yun ng detalye na kung saan mababasa mo pong hindi direktamenteng nakasabi. Yun na nga po yun. Pinayapa dahil po nakaramdam ng pangamba ang mahal na ina, pinayapa po ang loob niya ni San Gabriel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdang ka ng Diyos at sinabi niya na ang pagiging papel na gagampanan niya. Maglilihi ka, ang ipanganak mo ay batang lalaki na papangalangan ng Jesus. Siya ay magiging anak ng kataas-taasan. Eto na po, nagtanong na si Maria, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Pinaliwanag po ng anghel, naliliman siya ng Espiritu Santo, kaya ang ipanganganak niya ay anak ng Diyos. At ang paghahari nito ay walang hanggan, ibibigay sa kanya ang trono ng kaniyang amang si David. Amang si David sapagkat si Jesus ay manggagaling sa lipi ni Haring David. Natatandaan niyo po kung bakit inabutan ng panganganak si Maria sa Bethlehem? Sapagkat kinakailangan nila magparehistro. At doon sila magpaparehistro sa Bethlehem kasi nandoon po ang lugar ni Haring David. Basa-basa po ng Biblia pag may oras. Hindi po puro kayo TikTok. At nakikisawsaw kayo sa problema na may mga problema. Kaya tuloy nasabi ang Pilipinas ay bansang mapagmahal sa pamilya. Pero ano nangyari? Nahati po. Wala ang pagmamahal natin sa pamilya kasi may kumakampi sa nanay, may kumakampi sa anak. Oh. Nahati po. Sana maintindihan natin yun. Na hindi po dapat hinayaan natin mangyari yun bilang isang bansa na nagmamahal, nagdadambana sa kahalagahan ng bawat pamilya. At di po natin alam, sa kakakomentaryo natin, nakakapagsulsul po tayo. Sana po naisip natin yon bago tayo nagpipipindot ng mga komentaryo natin. Balik po tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ipinaliwanag ng anghel. At matapos po itong ipaliwanag, nagdagdag pa po ng detalye ang anghel. Si Gabriel, ano dinagdag niyang detalye? Na ang pinsan ni Maria na si Elizabeth na nasa katandaan na, o sa salita natin ay senior citizen na, at baob, kaya siya inabutan ng pagka-senior citizen na walang anak,
hindi dahil sa ginusto niya ito, kundi siya'y baog, walang kakayahan ang kanyang sinapupunan na magbigay ng buhay, subalit nasa anim na buwan na ng pagdadalang tao, sapagkat walang di mapangyayari ang Diyos. Walang di mapangyayari ang Diyos. Galing mismo yun sa anghel, hindi yung galing sa bibig ng tao. Kaya naman matapos marinig ito, ang sagot ni Maria, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo at umalis na ang anghel. Nangangahulugan ba na naintindihan ni Maria na lubusan ang kanya magiging papel? Hindi po. Hindi. Hindi niya naintindihan ang hirap na pagdadaanan niya bilang ina ni Kristo. Hindi niya naintindihan na kamumuhian siya ng mga kapitbahay niya kasi ituturing siyang babaeng masama ang reputasyon kasi bigla na lang nagbuntis, hindi pa nga nakakasal sa kanyang kabiyak. At ang magiging anak niya si Jesus ay ituturing na bastardo ng mga tao. At makikita niya kung paano itatwa, pahirapan at gawa ng kaharasan ng kanyang anak. At sa bandang huli, makikita niya kung paano ito patayin sa krus. At siya rin mismo bilang ina ang naroon para pangkuin ang walang buhay na anak ng kanyang anak, ang kanyang walang buhay ng kanyang anak at tumulong sa paglilibing dito. Napakasakit po nun sa isang ina. Hindi po yun alam ni Maria. Hindi po yun alam. Pero ganun pa man, sumagot po siyang, maganap nawa sa akin na ayon sa wika mo. Kasi nga, buo ang pagtitiwala niya sa Diyos. Ang anghel na si Gabriel galing sa Diyos. Ang balita niya galing sa Diyos. Meron bang masamang pwedeng manggaling sa Diyos? May pwede bang manggaling sa Diyos na ikapapahamak natin? May pwede bang manggaling sa Diyos na ikasisira ng ating kaluluwa? May pwede bang manggaling sa Diyos na magpapahiwalay sa atin, sa mga taong mahalaga sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, o sisira sa ating pananampalataya? Hindi po. Ano manggaling sa Diyos ay mabuti. Kaya nga, doon po tayo sa anumang galing sa Diyos. Huwag galing sa demonyo. Huwag galing sa mundo. Huwag sa mga sarili nating mahina, sugatan at makasalanan. Doon tayo sa galing sa Diyos. Kaya po mabilis na tumugon si Maria bagamat sinasabi ng mga Bible scholar, Mary must have been 14 or 15 years old during that time. Napakabata po. Asaan po ba tayo at anong pinagagawa natin sa buhay natin noon tayo 14 at 15? Mga wala tayong buwang sa mundo, nakikipaglaro ba? Pero si Maria nagawa niya yung kasi nga, lubos ang pagtitiwala niya sa Diyos. Di siya nagduda. At eto pa po, ang ikalawang punto ng pagninilay, may dinagdag ng detalye ang anghel na si Gabriel. Alam mo bang, ang pinsan mo, blablabla, ay nasa ika-anim na buwan na, walang di mapangyayari ang Diyos. Walang di mapangyayari ang Diyos. Ang sinapupunang baog at kulubot na dahil sa katandaan, ang matres na kulubot na, sobrang kulubot na at hindi na mababanat pa dahil sa katandaan at baog, nakapagbigay muli ng buhay, nakapagbigay muli ng buhay sapagkat walang imposible sa Diyos. Ang matres na hindi na malinis sapagkat isang dalaga, isang 15 anyos o 14 anyos, na hindi pa nakikipagmiig sa kanino man lalaki ay nagkaroon din ng buhay sapagkat walang di mapangyayari ang Diyos. Kaya sa mga susunod na pagkakataon, mga kapatid, na medyo nasira yung ating plano, na medyo may pangangailangan, na medyo di magandang pakiramdam mo o kaya may karamdaman ka, na di nagkakasundo sa pamilya, masungit ang panahon, kaya nagdadalawang isip ka, pagsisimba ba ako, hindi, mukhang malakas ang ulan, o kaya naman medyo may problema sa trabaho, kung ano pa man, wala pong di mapangyayari ang Diyos. Ang nangyayari po kasi, hindi po yun ang ibinabao natin sa ating puso at isipan. Ano po ang mga binabao natin sa puso at isip? Ang hirap nito, mababasa ako. Paano naman kaya ito? Wala akong pera, natatakot ako. Baka mamatay na itong ano, alaki ng gastos. Hindi po ba nakaka-stress yun? Na kinakargahan natin ng katakot-takot na takot at pagdududa at negatibo ang ating mga pagkatao? Ay kung baguhin po natin, tutulungan ako ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. May awa ang Diyos. Malakas ako sa mahal na ina. Makikiusap ako sa Kanya na ipakiusap niya sa Panginoong Hesukristo.
na kahabagan, bigyan ng katugunan ng aking kahilingan, sapagkat walang di mapangyayari ang Diyos. Sa kasisimba po natin, dapat ang tatalas na po ng ating pananampalataya. Kaso ang nangyayari sa kasisimba natin, ang talas na ng mga dila natin. Kanina nagdadasal, may nag-iingay doon, nagkikwentuhan. Gusto ko pong sit-sitan, kaya lang pinigilan ko po ang sarili ko. Nagdadasal kanina ng panalangin para sa kapayapaan na hindi natin danasin ang giyera. May mistula, nagigiyera naman doon sa labas kasi nagawa. Wala na ba pa tayong oras para magbalitaan? Pagpalagay na natin 30 years kayo hindi nagkita, may oras po doon. May oras po doon. Hindi po tayo mauubusan ng oras lang. Nagkita na kayo. Ano ba naman? Ako pa po ba magtuturo noon? Ay mga mas may edad po kayo kaysa sa akin? Grabe ka, Father. Nasa pool mo naman kaagmi ka agad. Ay hindi ko po pwedeng palagpasin yung kasi ang isang papel ng pare ay magturo. Ang isang papel ng pare ay magturo. Hindi papel ng pare ay magkonsente. Kahit kailan, hindi papel ng pare ay magkonsente. Magturo. Ngayon, walang di mapangyayari ang Diyos. Kaya naman ang mahal na ina, agad-agad na sumang-ayon sa kanyang plano, bagamat hindi niya po lubos na naintindihan. Tsaka may isang katangian ng mahal na ina, yung mga bagay na hindi niya naintindihan, itinatago niya sa kanyang puso sapagkat alam niya isang araw, ipauunawa sa kanya ito ng Diyos. Hindi po darating ang wakas ng panahon o wakas ng kanyang buhay, mauunawaan niya po ito, magiging maliwanag po. Ganyan din po ang gawin sana natin. Mga bagay na ngayon, hindi pa natin naintindihan. Ang dami po niyan. Manatiling tapat sa Diyos, patuloy na hingin ang kanyang karunungan, manalangin sa mahal na ina. Kahit po sa mga panaginip, huwag niyong istorbahin yung kapitbahay niyo kasi hindi naman nag-i-interpret ng panaginip yung katulad ni Daniel o katulad ni Joseph, the dreamer. Uy sis, ano kaya nangyari sa akin? Natanggal lahat ng ngipin ko. Ay matatanggal talaga yan kasi postiso ka up and down, di ba? Baka nakababad. Baka nakababad. Tingnan mo dun sa ano. Pag ganun po, manalangin kay Panginoon, ano pong, kasi ang Diyos nangungusap sa panaginip. Ano pong mensahin mo? Ano pong gusto mong iparating? Saan mo pinupukaw ang aking kalooban, ang aking isip? May panganib po ba? Anong pag-iingat ang dapat kong gawin? Yung maugaliin natin, hindi yung, alam mo kung anong numero ang katapat nun? Alam mo ba kung anong numero? Kasi medyo ano, kabayo yung naano ko eh. Hindi po ugaling katoliko yun. Ugaling pagano po yun. At ugali po yun ang mahilig sa sugal. Marami po tayong pwedeng pagnilayan kaya lang limitado po ang ating oras. Sapat na po yung tatlong ibinahagi ko. At isuksok po yun sa ating mga puso at isipan at isabuhay araw-araw. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya na maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Sa tulong ng aming inang si Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatutuo ang simbahan na mapagligtas sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng kabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, si Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa panagp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 ag
pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod ng kailangan nila, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang si Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin ang bawat individual at pamilya na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Agosto, tanda ng pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Isama rin po natin sa ating panalangin ang Raffle Bonanza na gaganapin sa September 8, 2024 para sa maintenance ng facilities ng ating Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Gayon din ang mga intensyon ng mga pamilyang sinisimbolo ng mga kandilang nakasindi sa lahat ng ating mga misa, manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Isama rin po natin sa ating pasasalamat ang mga kahilingan at anumang nasa puso ng mga kapatid nating mass sponsors ngayon mula sa pamayanan ng Mary the Queen, Mr. Roderick and Mrs. Evelyn de Guzman, Mr. Nelson and Mrs. Delia Valdez, Mr. Noe and Mrs. Anna Laurio, mga officers and members kasama ang Commission on Basic Ecclesial Community, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at alalahanin natin ang mga taong personal na humingi sa atin ng tulong, panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Berhen ay nakikiusap na saklulohan sana kami nang naghain ng kaniyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang pagkareina ni Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na berheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipon na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nakipunyay.
Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, Ama. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amang lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ngayon
Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away laging sumain niyo. At sumayin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa pagunitay kay Marinang Mariang Berheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Emperata, para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagawad ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Ligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalan kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala sa kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na ipinagkakatiwalang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin, ipagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng muling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Tiimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot ay nagdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala kapatawaran, kung saan may pagdududa pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan pag-asa, kung saan may kadiliman liwanag, at kung saan may kalungkutan kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaysa sa Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Tayo po ay magsiupo sandali para sa mass announcement. Ang second collection po natin ay ibibigay natin para sa pagpapaaral ng mga seminarista sa Diocese of Novaliches. Salamat po sa inyong pagtulong sa pamamagitan ng second collection. Salamat po sa mga pamilya at individual na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan na Agosto. Ito po ay isang paraan ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Mag-alay kaloob na. Suportahan po natin ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima Raffle Bonanza 2024 for the maintenance of our shrine and parish facilities sa September 8 na po ang ating grand draw pagkatapos ng misa ng 6 p.m. Available po ang raffle tickets for only 20 pesos at 500 ang isang booklet. Ang mga nanalo sa ating second draw ay mula sa Amaya, Ordoha, SM Homes, BM2, BM3, Good Harvest at Amparo Nubabil. Malay ninyo, kayo na po ang susunod na mananalo sa September 8. Sali na. Nag-Prex ka na ba? Kung hindi pa, halina at umaten sa Prex Batch 179 sa August 24 at 25. Makipag-ugnayan po tayo sa Prex Secretariat at sa Parish Office. Hingil dito. Tuloy pa din ang ating dialogue and fellowship with our Parish Priest Reverend Father Aristeo M. Delion sa lahat ng pamayanan ng ating parokya
kasama din ang mga ministries and mandated organizations upang makumusta, mapakinggan, at makapagdasal ng sama-sama sa taon ng panalangin. Sa August 31, ang simula ng Misa Nobenario in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sa mga araw ding ito, masasaksihan natin ang renewal of service sa lahat ng mga naglilingkod sa ating shrine and parish. No renewal, no service po tayo. Sa September 7, Sabado, ang anticipated mass po natin ay 5 p.m. instead of 6 p.m. para bigyang daan ang ating free birthday concert in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary ng 6:30 p.m. Mapapanood po ninyo ang lahat ng mga choir ng ating shrine and parish sa pangunguna ni Maestro Dennis Lardizabal at mga kasama. Manood po tayo sa harana at haranain natin ang Mahal na Birhen sa pamamagitan ng Rahina Pakis, Queen of Peace, a free Marian concert dito sa loob ng ating simbahan. Happy birthday, Mama Mary. May gaganapin pong Youth Apostolate of Fatima o YAF Orientation Seminar sa August 23, 8 a.m. to 12 noon sa Fatima Hall. Susundan po ito ng YAF Basic Seminar sa September 7 at 8. Makipag-ugnayan po tayo sa mga WAF, YAF member at Paris Office hingil dito. Sa August 26, Lunes ay magaganap ang YGA o Youth General Assembly upang ipakilala ang Paris Youth Ministry ng mga kabataan edad 13 to 25 years old. Gagawin natin ito sa kapilya ng Sagrada Familia mula 8 a.m. hanggang 4:30 p.m. Makipag-ugnayan po sa Parish Office o sa miyembro ng PYM. May mga available pa pong balls sa Ustwari at Columbari ng ating parokya. Pinakamura at malapit sa atin. Siguraduhin may contract kayong pinirmahan o Certificate of Perpetual Use at annual donation of 1,000 sa mga hindi pa po nakapagpatuloy maghulog ng kanilang bolts at hindi makipag-ugnayan sa opisina, ito po ay isasama na sa list of available bolts. Maraming salamat po. Ngayong natapos ka na ate, ako naman may i-announce. Pakiayos niyo po yung inyong relos kasi lumalabas po nagmisa ako isang oras at kalahati. 7:34 na po kasi. Ayusin niyo po yan. Nagigilty ako kanina kasi ganito ba kahaba ang misa ko? Hindi naman masyado mahaba yung homily ko. Ang alam ko mahaba yung announcement. Tsaka yung mga intentions. Tumayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo at patatagin ang pananampalataya katulad ng ipinakita ni Maria. Salamat sa Diyos.